The inspiration comes from the Philippine Sports Commission. Nakakaroon sila ng, this is, nakadalawa na yata sila eh. Noon meron at meron na ulit na Philippine Sports Summit. Yung amin naman, Philippine Professional Sports Summit. We have invited Senator Agara, Senator Bongo, of course, Chairman of the Games and Amusements in the House, si Congressman Eric Yap, at saka si Chairman of Sports, si Congressman Martinez. We're hoping na magkaroon ng, well, of course, may welcome address, magsasalitahin dalawa, yung tatlo, yung apat, depende kung sino available. And then, magkakaroon ng dialogue. Magkakaroon ng iba-ibang silya. For example, lahat ng involved sa professional basketball, professional boxing, iba-iba, no? And then, magkakaroon ng output yan. Yung output yan, kung ano yung ma-action na ng gap, action na namin. Pero kung meron kailangan legislative action, we will forward it to our four guests, no? Of honor. And we're hoping na kung ano man amendment sa batas ay mapagbigyan nila. Also, isa sa mga highlight niyan ay meron pong speech, merong presentation, merong special time allotted para sa media. Sir Dennis will give us a piece of his mind. No? Alam niyo ako kasi nakikita ko eh, yung successful athletes, no? Ma'am Claire, including you, kailangan meron kang very active presence sa social media, no? Na nakikita ka doon, na interactive, kayo dalawa, magtatanong sila ng schedules mo, training mo, ano ba mga techniques mo. Nakikita ko pagka marami kang followers, lalo kang sisikat, lalo ulan ng career. Kaya, I'm sure, hindi lang sa social media, kundi sa iba-ibang media, i-discuss ni Sir Dennis. Ano ang apelido ba ng Dennis na magpipresent doon? Dennis! The Menis. Randy, meron kang follow-up? Will benefit dito po sa pro sports summit na the first ever, no? Yan. There has never been one. So, setting the foundation, starting it all, and getting the needed inputs from the different stakeholders, eh, sa tingin ko, yung palang malaking achievement na. Pero naisip ko, kailangan parang needs assessment. Kamusta na ba kayo dyan? Ano ba mga problema ninyo? Ano ba ang nakikita ninyong proposed solution? Eh, kung kailangan ng pondo, hindi isubukan pondohan. Ang problema, professional nga, di ba? So parang alanganin mo pondohan. Kailangan bang amendahan ng batas? Hindi forward natin sa mga senador at mga congressman natin. At kung ano man yung kailangan na ipaabot sa Office of the President, ipaabot natin. So, nakikita namin na magkakaroon ng parang benchmark, no? This is where we are in 2019. Who knows? The next GAP chairman might schedule another sports summit. And at least, meron siyang babalikan. Noong 2019, ganito yung mga figures na pinag-usapan doon. So far, pwedeng nag-move forward, or pwedeng bumaba, di ba? Or nagbago yung trend. So I guess setting the groundwork for the improvement of professional sports is the main parang theme nito. And of course, how to improve. How the government can help, how the private sector can help. Thank you, Chairman. Sir, the ACC. ACC. Libre po yan. Pumunta kayo doon para may matutunan kayo. Dahil siya ang honor natin ay dumating. Alam mo naman kung gano'ng busy si Secretary Senator Bongo, di ba? Of course, si Senator Angara na nagbigay ng pondo sa GAP. Kasi sa chairman ng Finance Committee noon na nag-take charge sa GAP, nagbigay ng pondo. And siyempre, alam naman natin, sa President ba siya o Chairman? President yata ng samahang basketball ng Pilipinas, so Chairman yata. Chairman. At saka naglalaro din talaga. Si Senator Joel, siyempre, isa rin supporter yan. Kung gusto mong pumunta, welcome tayo. So it starts with opening program, well, opening natin, and then address by Senator Angara, Senator Bongo, tapos magbibigay ng mga plaque of appreciation, so mga 10, 11, umpisa na. And then working lunch, wala nang hinto, kasi mixin lang yung oras eh. And then magkakaroon ng breakout groups, no? Tapos, pagkatapos nun, aakyat sa taas yung grupo ng
artista. Tapos, parang ano, parang fireside chat, kumbaga. Every topic, may akyat, mag-uusap, 20 minutes lang, para hindi boring. Tapos, bubara naman. Meron naman topic, nasalita about what transpired, kung anong sinabi, pag-uusapan na naman, iba-ibang grupo, and then, mag-uura naman, tapos may magsasalita. So, very interactive. The second day will be for boxing. Second day, first day, kayo was. Birthday, sir, kaya okay mo wala kasi marami kayong matututunan doon. Si Attorney Benitez, on the second day, will do the presentation doon sa mga amendments, doon sa mga rules. Alam mo kasi, ang hirap ng trabaho ng regulatory. Ay hirap. Kasi iniingatan natin sila, yung welfare nila. Pero gusto rin natin lumaban sila. Ngayon, si Senator Manny, nagbilin sa amin na huwag niyong babawasan yung 45 days rest period. Pagka nanalo at pagka knockout, eh, 90 days. Knockdown pa, knockout. So, yun na nga, medyo babalansahin din natin. Of course, si Attorney Benitez will do that. Ano? Tapos, of course, merong, ano, merong magsasalita din si Hubert Min, no? The head of the ring officials of the World Boxing Council. Yan po magpapaliwanag din doon sa mga ring officials. What does it take to get to championship level? Ganda yan. Tanong ninyo, pasok nyo dito. Ano? Pati sa mga referee. Professional boxing referee, si Mr. Bruce McTavish, and ring officials work ethics, Mr. Elmer Lopez. No? Tapos general assembly nila. Meron ding sports, dentistry, sports, nutrition, pati na rin social media etiquette. So, marami, marami, maraming mangyayari. Dalawang araw. Thank you. Thank you, Chairman. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.